Okay guys, this video is about starter solenoid. So muna siya ito ang starter solenoid guys. So this part is under starting system. So what is starter solenoid? So guys, ang starter solenoid guys is an electromagnet which is actuated to engage the starter motor of the engine. So siya ang magpa-engage using this part of the starter motor. So this is the armature guys of starter motor. So siya ang magpa engage kini siya guys, pinion gear niya magpa engage dito sa ato ang flywheel. So iyan ang emis ni siya nga gear dito sa ring gear of the flywheel para pag spin sa ato ang crankshaft or paghatag og initial rotation. So ana ra siya guys. So makita ninyo ang iyang principle sa movement dito. So guys, starter solenoid guys is natay gitawag 3 terminal. So ani guys, DIY lang nako ni at least makita ninyo. So, kung klaro ninyo guys. So kini siya. This one guys, this terminal is terminal 30. So there are 3 terminals. So kaning terminal 30 guys, mo gini siya ang terminal from the battery. O gikan sa battery ang positive anhi ginato na ibutang diri sa terminal 30. Then guys, kini siyang terminal C, mo ni siya ang terminal padung sa starter motor. Para mo spin ang atong starter motor, so nay wire na connection. So gikan diri sa ato ang terminal C padung sa terminal padung sa motor mismo sa starter. The next, ang last na to guys is terminal 50. Kini siya guys. So nagibutan na kog label para di ninyo mo dili mo malibog. So this is only a basic connection kung asa na to i-connect. So kanin terminal 50 guys. So mo ni siya atong i-connect dito sa ST na to sa ignition switch. So guys, I repeat, there are how many component parts na uploaded video na to. So pwede niyo sundon sa mga component parts related with this system or this parts. So connected ni siya dito sa mga uploaded na to. So kung gusto niyo mga further information or tutorial, so related with this system. So balik ta guys, terminal 50 mo niya itong ibutang padung sa atong ignition switch mo na ni siya guys. Yan ni siya. Terminal ST sa atong ignition switch. So guys, discuss lang nako about sa simple not only simple but very important na this starter solenoid na tayo gitawag two testing na himuon na to. Two testing. So guys, ang ato ang starter solenoid na tayo gitawag pull in test and hold in test, o pull in winding then hold in winding. So guys, makita ninyo na yung wire. So ako yung open isa. So guys, para klaro ninyo, so kani siya guys, muni siya ang coil diri sa ato ang sa ato ang solenoid guys. So makita ninyo na duha din diri isa. So guys, muni siya ang coil, ang gitawag na to hold in and pull in coil. So ang isa ni guys kini kaning duha guys, muni siya ang terminal 50 diri mismo guys. Kani siya terminal 50, kana siya terminal 50 guys. Muni siya nga winding o coil, kani siya terminal 50. Kani siya guys is terminal C. So guys, ang pull-in coil guys is needed to draw the plunger into the solenoid. So guys, muni siya ang gitawag na to pull-in coil. So guys,
Muni siya, no other big size na wire. Muni siya ang pull-in coil. Din ang kaning isa guys, muni siya ang hold-in coil. So, lighter lang siya o gamay siya nga size. Ang iyang function ani guys, is here to provide enough magnetic force to keep the plunger in position. Once ma-energize na guys, so siya ang mag-keep aning plunger nato. O iya ato ang desk, contact desk or plunger dito sa 2 terminal, which is kanisya guys, muni siya ang iaahang i-hold or to keep the in position. Muni gitawag siya hold in coil. So I repeat guys, this starter solenoid has 2 coil, pull in coil, hold in coil. So kini si guys, ako ipakita sa inyo na actually makuha na to ang accurate testing using a multi-tester pag once ato ning i pull out. So inanin siya guys, nakabutang, bali inanin siya. So guys, kani siya momani siya ang terminal 50, no other 2 wire o 2 coil ang naka attach ani. Din kaning isa guys, muni siya ang terminal C. Kani siya guys, makita ninyo diri ni siya naka attach. So connected ni siya dito sa starter motor. Kay na diri ang terminal ano, na mao ni ang terminal C para ani. So no other 2 terminal, muni ang terminal 50 guys. So ani ra ka simple guys. So ato i-testing actual using a tester. So before nato i-tester, so nakoy i-explain a little para at least masabtan ninyo. So ani siya guys, kaning duha kawire mo ni siya ang terminal 50. So inani siya ang mahitabo guys, or dili mahitabo kundi mo ni ang actual or real niya. So ani siya guys, mo ni siya ang yang end or tumoy sa wire. So mo ni ang terminal ano, pull in coil. So muni siya naka naani siya inato turn, pila ka turn siya guys until mo abot diri guys, kana siya diri para aning pull in coil. So pull in coil, I repeat, this is a big size. So na build up winding bali until mo abot siya diri. Ah, so muni yan tumoy. Kung diretso na istorya, muna yan tumoy aning pull-in coil. Then ang isa guys, ganing hold-in coil, example, mauni siya, ganing siya, ganing gamay na wire, inani siya. So, how many turn ni siya diri sa iahabaling, how many turn nga coil na diri sa ato ang solenoid. Then, ang end ani is naka ground, naka-attach ani as ground ni siya. So kung makita ninyo, morning duha ni siya ka wire. So ang niabot diri isa na lang kay padung ni siya sa terminal C. Din kaning isa nga gamay morning nakabadi ground naka-attach. So ana ra, kasimple guys. Balik ta ato i-testing actual ni siya. So ani ra ka real o actual kung we talk about hold in and pull in testing. So ang pull in testing guys using a multi tester, kanira siya guys. So kana siya, so kana siya. Kana siya guys, so buo pa, meaning okay. Then continuity test ni siya guys. Then ground test, kung nasa ground ani siya, meaning grounded. So di siya pwede mag short ani. So okay ang iyang continuity test nato gihimo. Then ground test, okay, wala, ana ra siya. So okay ang ato ang pull in coil. Then next guys, ang ato ang hold in coil, kani siya. So dapat wala ni siya
ground between aning duha ka ensa pull in coil. So dapat na siya ay continuity. Okay. Good. So okay ang pull ano hold in coil na to. So na siya ay continuity or na siya ay resistant with this part or yang housing. So dapat wala pud siya ay ground ani or dili siya nag short ani na coil. So ana ra. Okay, once dili na to ni siya i pull out diri guys, meaning nagpikit ni siya, so dili na to makuha ang accurate o specific testing about hold in and pull in coil. Okay, once na ani siya guys, so naka attach maning duha, so dili na to ma-prove na with this particular coil, pull in coil na siya ay continuity. Okay, in case bali nagpikit man sila, so ato yun na siyang i-detach diri ah. So, muni siyang iyahang cover bali. O ano, ang iyahang holder with this two terminal. So, ako lagi pa kita guys. Uno ka, ka-specific ang pag-testing about hold-in and pull-in coil. So, okay, manguta na ta guys. What is the purpose of pull-in coil? So, I repeat. Pull-in coil, muni siya, this component parts work to push the plunger to push the drive pinion gear. Mugini ang trabaho niya, kani. Ang pull-in coil. So, iyang i-push ang ato ang plunger to push the drive pinion gear. Muni siya, guys. Kani siya. I-push niya, kana. Muni ang drive pinion gear para i-miss niya dito sa flywheel o sa ring gear mismo sa flywheel. Muna ang trabaho sa pull-in coil nga na-adiri sa ito ang starter unit. The next, ang ato ang hold-in coil guys, kung mga tanah ta, kaning hold-in coil muna gamay. So ang purpose anin niya guys, yung iyang function withstand to hold or iyang pugnan, kani siya, ang plunger pugnan niya paglihok nga mo stay siya o iyang i-hold until na-supply ang terminal 50. So iyang i-hold diri while nag-start ha, naani siya i-contact ang duha. I repeat guys, ang hold-in coil, ang function is to hold o withstand ang paglihok or movement sa pull-in coil to connect the battery current to the main motor. So, example mo ni siya ang terminal 30, iyang i-hold na mukunik ni ang duha para masuplayan niya ang starter motor mismo. Klaro kay guys, hold in and pull in coil. Very accurate specific testing regarding this issue about hold in and pull in test. I-detach ko siya para makita na ito ni siya ang duha ka-coil. So, muna siya ang plunger contact disc na ito. So, muna siya ang may tabo. So, kani siya. Kani bali siya, muna siya ang mukuntak aning duha. Muna siya ang contact point na ito o contact disc para this momentin ni siya. So, needed na ito kaning hold-in coil o hold-in winding. So, nakita nyo guys na very clearly. So, muna siya ang ato ang plunger. Then, muna siya ang lever na ito. Bali. So, muna siya. So, itry lang na ito guys. Kung actual. Muna siya. So, using my DIY guys, inanin ni siya. So, balik ta. Terminal. Sa ito ang starter unit is composed of 3. Terminal 50. So, muna ni siya guys. With my DIY. Kani siya. Terminal 50 guys. Muna ni siya. So, balik na ni. At least para clearly masabitan niyo. Terminal 50 diri. Then, terminal 50, 30 is muning gikan sa battery mismo. Positive. Then, terminal C, muna siyang padung sa starter motor mismo, diri sa iyahang gitawag na to commutator. Kani siya.
So na diri ang carbon brush, so naan siya supply pa doon diri to rotate this motor. So itry na to guys, example mo ni siya. So nanira ka simple akong DIY para makita ninyo in real niya na function. So itry na to guys, actual pa function. So itry na to guys, example i-start na to. First turn sa ignition switch, accessories. So accessories, then ignition. So ignition, next na to is start. So makita niyo guys, kini siya, iyan yung i-push. I-push to engage this pinion gear dito sa flywheel. So I repeat. Makita niyo guys, oh. Very real guys. So muni na siya ay movement tungod sa electromagnet using this two coil, hold in and pull in coil. So so ana ra ka simple guys, para at least masabtan mostly sa uban curious kung unsay testing na to himuon. So a little idea guys. So I repeat, there are many series of tutorial, not only tutorial, oh, including servicing. So pag servicing guys, muna ni ato na ning i-open, explain ako. So makita ninyo ning plunger kani siya, plunger o contactless na to, dapat i-cleaning. So ako na siyang gi-open para makita ninyo, para mo na siya continuity. So once mag-start ha, in case mutisting ta actual, so a little idea lang ni guys, pwede na ito ni supplyan ang 50 o direct positive para mo function o mo ma-energize ang ato ang starter motor. So kani siya terminal 50, pwede na ito ni i-direct na ito ni siya supplyan para mo active o mo spin ang ato ang starter motor. Then kaning terminal C, kung ato ning supplyan diretso, kung okay ang starter motor, mo spin siya pag ato ning supplyan. Pag kani atong supplyan, so mo function ang ato ang plunger. So guys, nakita ninyo ang akong DIY. So series of video of servicing para mahatag na to, medyo taas-taas about pag-service, especially ning ato ang starter solenoid. So like this one, so ako lang di open para makita ninyo, pwede ni siya kani siya dapat atong hinluan. A little idea lang, this one pwede na to ni siya i-cleaning kani, para at least mag-contact ni siya, kana mag-contact ni siya bali kani siya yung plunger niya o yung contactless. So guys, maro siguro na for this time about starter solenoid. So once again guys, don't miss our video. So para di nato mamiss ang mga video, please subscribe. And once again, thank you and good luck sa next video na i-upload na ko, which is starter motor under starting system. So last na siya nga component parts with this with the starting system. So good luck, God bless, oh, thank you.